Tignan niyo po. Sino po dito na baptized ng Banal Espiritu Santo? Taas ang kamay. Baptized na siya. Come on, taas ang kamay mo. Who among you are baptized? Are you baptized by the Holy Spirit? Amen. Sorry po, hindi ko po kayo kinukundin or something. Kapag baptized ka ng Holy Spirit, di ko dapat makapangyarihan ka. What happened? I think you lack one thing. Right here. Ang Holy Spirit kasi ay hindi lang Holy Spirit o hindi lang kapangyarihan. Ano ang missing sa'yo? Listen to me. Ang Holy Spirit ay isang persona. If you want to be powerful, this is the key. Are you ready? Kailangan magkaroon ka ng deep relationship with Holy Spirit. Because the Holy Spirit is a person. Hindi mabuti sa atin. Sino ulit dito baptized? So, baptized ka para ka nagpakasal kay Holy Spirit. Tama. Nagpakasal ka kay Holy Spirit. Sino dito para nagpakasal kay Holy Spirit? Yung Holy Spirit, inungin mo sa bahay. Tama? Right here. Inungin mo siya sa bahay. Holy Spirit. Okay. After na ito mabaptize, alam niyo ginawa mo kay Holy Spirit? Ano wala ka sa akin? Tinagay mo lang siya sa sulo kasi hindi mo na siya ulit pinansin. Si Holy Spirit ang ginawa mo sa kanya. Ay, after 3 months, naalala mo siya kasi si leader ka na. Ay, Holy Spirit, kailangan ka pala ng kapangyarihan. Magsiselo ka man. Ano ay pinirite ka, Holy Spirit? Thank you, Holy Spirit. Mamaya-may, nakalimutan mo na naman siya. Kaya parang iniisip niya ngayon, parang wala akong kapangyarihan. Ano nangyari sa akin? Why? Because hindi lang siya spirito ng kapangyarihan. Ang Holy Spirit ay isang persona. Ay, sino rito? Naalala ko po si David Yonggicho. Ganda-gandang example. Si David Yonggicho, siya po ay pastor ng pinakamalaking church sa buong bansa. Sa buong mundo. I'm sorry. Buong mundo. Ako nga na telepon. Dati po, inuwi po niya yung asawa niya. Tama? Nagpakasal sila. Nagpakasal po sila sa gitna ng thriving ang kanyang ministry. Flourishing ang kanyang ministry. Lumalago ang kanyang ministry. Nagpakasal siya. Inuwi niya yung asawa niya. Tama? Inuwi niya. Okay. So, nangyari sabi niya sa asawa niya, honey, alam mo naman, nagpakasal ka sa isang pastor na busy. Ah, okay, honey. Oo, honey, bukas ha. Bukas, maaga akong aalis. Tapos uuwi ako ng mga, uuwi ako ng mga 5 a.m. na. Okay lang ba yun? Kasi magpa-file ako pa kung ang dami kong mga meetings. Okay lang. Alam mo, sabi na sa kanya, okay lang. Mahal na mahal kita. Hintayin kita. Talaga, honey. Okay, sige. So, gano'n yan. Ang aga na gising. Sabi niya, honey, pagtimplahan mo na ako ng kape, ha. Higyan mo ako ng break time pala naman kape. Grabe, 5 a.m. na umuwi. Right here. Sabi niya, ay, honey, nandito na ako. Oh, okay. So, tutulog na ako, pagod na ako. Kapalangan ni bukas, maaga akong gigising. Tapos, uuwi ako siguro mga 12 na, maganda ang malalaman ng pagkain, ha? Ah, okay. Alam mo, for 3 months, nangyayari yun. Mag-aalis. Okay. Tapos, hindi na uuwi. Nung umuwi siya, nakikita na niya yung asawa niya nakasimango. Di ba dati, ay, okay lang. Okay. Mahal na mahal kita. Okay. Mamaya na, kasi nung umuwi siya, nakasimango tayo yung asawa niya. Tapos yung pagkain niya, maniwala ka sa akin, lumalamig na, alam mo yung kape, parang naging ice sa lamig. Parang hindi na siya napagsisilbihan na maayos. Nagalit kayo si David Jovito, sabi niya sa Vienna, ba't ganyan yung asawa ko? Pag pumuuwi na lang ako, nakasimangot, alam naman niyang pagod ako. Tapos yung mga pagkain na inahain niya sa kanan, lamig-lamig. Ay niya ba, alam, pastor ako? Alam mo, naku, i-divorce ko yan. Alam mo? Hindi mabuti sa akin. Ang sabi sa kanya nung kanyang, yes, ang sabi sa kanya nung kanyang, ano, sige na natin. Ang sabi sa kanya nung, ano, ang sabi sa kanya nung kanyang binan. Listen to me, sabi niya, alam mo, David, hindi ka naman nag-uwi ng bagay. Mag-uwi ka ng tao, kailangan niya ng intimacy. Inuwi mo si Holy Spirit. I wanna tell you, ang kailangan ni Holy Spirit ay hindi yung one, ay hindi yung hi, hello mo. Kailangan niya ng intimacy galing sa'yo. At
At kapag may intimacy ka sa Holy Spirit, magiging makapangyarihan ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Sinurito, yung baptize ka naman, pero nakalimutan mo si Holy Spirit sa buhay. Pero sino gusto mo balik kay Holy Spirit? Yeah. Holy Spirit, mahal na mahal ko. At babalik ako sa iyo. I think in 1 Corinthians, we can see that what? May tatlong bagay na kailangan mo sa buhay mo. Number one is the love of God. Number two is the grace of God. Number three, fellowship with the Holy Spirit. Kahit na naiintindihan mo yung love ni God, kahit na may grace ka ng Diyos, pero wala kang intimacy with the Holy Spirit, maniwala ka sa akin, hindi kompleto ang Christian life mo. Are you here? Kahit na naiintindihan mo yung grace ni God, kahit na naiintindihan mo yung love ni God, lahat siyang theory na. Magiging basa, magiging excited, mas magiging makapangyarihan ang Christian life mo kapag may fellowship ka with the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay what kinakares, minamahal, pinapansin. Kailangan you build an intimate relationship with Him and you will never be the same again. Amen. Are you here? Amen. Alam mo, bumalik ka sa Holy Spirit, sabi mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, hindi ka lang isip. Nalungkot ka ata sa akin, pero simula ngayon, babalik na ako sa iyo. Nababtize ako sa iyo, pero sinandaanan lang kita. Simula ngayon, Holy Spirit, boyfriend kita. Simula ngayon, Holy Spirit, husband kita. Simula ngayon, Holy Spirit, senior partner kita. Alam mo, sabi ko sa tatay ko, Papa, sorry po. Na, ano, ayoko na maging gift pastor. Sabi sa akin ng Papa ko, bahay. Hey, di ba, pwede ba sa akin, nangyayari sa'yo. Ayoko na maging gift pastor, sabi ko. Kasi pag ako yung pastor, hindi naman lumahalap yung church. I resign. Alam mo, mamaya ko yung Papa ko. Sabi niya, faith sa akin, sabi mo sa akin na nila. Kasi ayoko na mag-pastor. Gusto ko na si Holy Spirit yung mag-pastor. Kasi pag ako yung nagpapastor, laging palbang, pero pag si Holy Spirit, maniwala ka sa akin, makapagod. Yeah. 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 Pag ang nasimula na ako, lumabu yung church. Sabi ko kay Holy Spirit, Holy Spirit, hindi mo pa lang pastor. Pag may nababaksay, Holy Spirit, i-follow up mo, pastor ka. Maniwala ka sa akin, pinapollow up namin, bumabalik yung backside. Bakit? Kasi ang si Holy Spirit ay pastor ng buhay ko. Amen. Are you here? To end this, at yung bagay, sino dito gusto magkaroon ng AAA life? Amen! Amen. So, AAA, sino dito gusto makita ang Hong Kong lumuhod sa paanan ng Diyos? Amen! Sino dito gusto makita na ang church mo lumago ng lumago ng lumago? Na nakamatay ka na lang. At mamatay ka na lang, hindi ko ma-explain paano nangyari yun. Tasa ka mo. Amen! Yung bagay, pag sinabi kong AAA, if you want AAA life, you need to do this with the Holy Spirit. You need to AAA the Holy Spirit. Are you ready? Sabihin mo, AAA the Holy Spirit. Habit po po ito. Maniwala ka sa akin. Habit po ito ng mga, ay, maniwala ko kayo ah. Kapag ginawa niyo po itong habit na ito, believe me, you will never be the same again. Amen. Are you ready? At yung A po, and then I'm done. I'm gonna pray for you. Number one A. Are you ready? Who wants to have a AAA life? As a man. Who wants to have a AAA life? As a man. Amen. Okay, number one is what? Number one A is appreciate. Say it with me, appreciate. Appreciate. If you want to live a AAA life, you need to AAA the Holy Spirit. Una-una A is you need to appreciate the Holy Spirit. Sino mo ka? Appreciate. Appreciate. Sabi na appreciate, to value, to admire. Meron ako dyan, ano, sa PowerPoint. To increase the value of, to recognize with gratitude, pasalamatan, pahalagahan. Are you here? Number one, kung gusto mo na isang AAA life, kailangan i-appreciate mo si Holy Spirit. Are you here? Are you here? Acts 1:41 sabi, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised. Alam niyo ba na ang Holy Spirit ay gift? Ano ginagawa sa gift? Napakalagan. Yes. Ano ginagawa sa gift? Accept. Ina-appreciate. Pag binibigyan ka ng gift, sabi mo, thank you. I appreciate your gift. Are you here? Kasi regalo siya ng Diyos. Regalo siya ni Jesus Christ sa'yo. Regalo siya ni God sa'yo. Ang isang regalo pinahahalagahan. A
Ano kaya magpila nanay mo? Pagbinigyan kanya ng regalo, pinaglutuan kanya ng napakasarap na putahe. Tapos kinain mo lang, wala man lang thank you. Ano kaya magpila nanay mo? Maniwala ka sa akin, ganun niya kung lulutuan ko rin. Right here. O kaya ganito lang, para mas maintindihan natin. Yung pastor natin, tama? Sino rito, yung pastor mo, grabe, like isang si Pastora Joanne, okay, nag-preach na napakagandang message, kulang na lang po mapigti po yung kanyang hating talaga, binigay niya sa'yo lahat. Alam mo, pagkatapos niya, wala nag-appreciate sa akin, ay Pastora, uwi na po ako, ha? Pastora, ay, uwi na po kami, okay. Maniwalo ka sa akin, next Sunday, si Pastora, alam mo ang gagawin niya? Pumunta siya sa stage, sabi niya, kaya, ayun na, buksan nyo! Diba? Wala nang nag-appreciate sa kanya eh. Pero subukan niya, appreciate ko si Pastora after a great preaching. Pastora! Napakamatinding preaching niyo. Antindi mo talaga, nagmana ka sa akin. Alam niyo, yung iba pa, Pastora, grabe yung preaching mo. Pastora, limandaan. Ang galing mo. Lahat nag-appreciate. Alam mo, next Sunday, magpo-production si Pastora. Ay, Pastora John! Diba, tapos may mga fog machine pa lahat. Lahat gagawin mo si Pastora. And he will do better. She will do better. Why? And na-appreciate eh. Are you here? Amen! I-appreciate mo. Mas nag-perform. Pero pag sinasantabi mo, mas nalulungkot. Are you here? Kaya sabi sa Ephesians 4.30, and do not grieve. Bakit nagigil si Holy Spirit? Hindi siya na-appreciate. Recognize his importance. Alam niyo ba, hindi ka magbabago dahil kung hindi sa banal na Espiritu Santo. Grabe! Sa totoo lang, huwag kayo mag-aadsa kung masaksan kayo, pero may iba sa ating kapatid na ng Satanas.